talaga nakita ko sa headquarters ng Luna. Si Magnus? Sa daman tatay ko. Kapatid mo sa Sandrine. Supremo. Mukhang malapit siya sa pamilya. Isa siyang mahuhuli. Walang lamang matungkol kay Tristan. Magiging pampira si Tristan. Tumigil ka! Maghiwalay tayo. Kailangan natin mahanap ang Mimo. Huwag ka nang gagalaw. Hindi ka na makakataka sa limaw. Hindi ko sino lang makapagpapalabas sa sumpang tinta ni Tristan. Si Sandrino ang kahagal kay Tristan. Kailangan natin mapigilan si Sandrino. Pero kailangan natin ng pangitain. Ermi tayo nagbigay sa akin ng aklat ng gawin. Hayaan mong puntahan ko siya. Hindi. Kasama ako, sir. Si Tristan pa rin ang may sumpang tinta. Ano nang gagawin natin? Kailangan patayin ni Malia si Tristan. Simula ngayon. Wala nang kahit na sino sa inyo ang mananakit kay Tristan Turalba. Supremo, kailan lang ay pinalibing mo siya ng buhay? Kapatid ko siya. Dugong bampira ang nananalaytay sa kanya. Iisa kami ng ama. Pero hindi sapat na maging isang bampira lang si Tristan. Kailangan ko siya maging kakampi. At ituri niyang kalaban ng bagong itinakda. Pero paano, Supremo? Malabong yakapin niya ang mundo natin. Mahigpit ang kapit niya sa pagiging tao niya. Nakita natin yun sa pagmamahal niya sa pamilya niya. At yun ang gagamitin ko para maggawa ang gusto ko. Pasensya na ako kayo, ha? Ako naglagay sa inyo sa sitwasyon na to. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Tristan. Maraming posibilidad na mas masamang nangyari. Ipagpasalamat na lang natin na magkakasama tayo. Pero inalis ko sa inyo yung normal niyong buhay. Tristan! Wala sa lugar ang kabulahan ng pagiging pamilya. Nandito sa bawat isa sa atin. Hanggang nananatili ang mga dahilan kung bakit tayo nagmamahalan. Walang magbabago. Anong ibig niyo sabihin iba si Tristan, Prof. T? May dugong bampira si Tristan. Huh? Paano nangyari yun, Prof? Yung ibang detail sa toong pagkatao ng Tristan, still classified. Masabuting yan na lang alam nyo ngayon. Para na rin sa proteksyon nyo lahat. Kaya ba dito sa headquarters nakatira si Tristan at ang pamilya niya? At kahit ang ibang LLU, tumutulong sa atin bantayan sila. So pipigilan natin maging bampira si Tristan? O pipigilan natin siya maging kakampi ng Supremo? Pareho. Hindi ang nakaraan ni Tristan na magdidikta sa kanyang kikinaharap. Kaya tayo patuloy na tutulong sa kanya para bigyan ng maayos na buhay ang mga tao. At hindi siya sasanib sa kalaban. Moon Chasers, handa ba kayong makipaglaban? Yes, Prof. T! Nandito na tayo. Subukan bago ang itinakda. Thank you.
yung kamay ko. Wala tayong kapangyarihan sa lugar na to. Maganda ka sa mga pagsubok ng Armida. Dito muna kuha ang libro. Maligayang pagbabalik, babaeng nakapula. At maligayang pagdating, bagong itinakda. Erin, ngayong gabi, kayo ng mga luna ang magbabantay sa pamilya ni Tristan. Hindi ko maintindihan kung bakit tayo bumagsak sa ganito. Nagbabantay tayo ng matanda at estudyante. Alam ko na hindi lang itong bumabagabag sa'yo, Erin. Alam ko kung anong iniisip mo. Pero nandito tayo para bantayan si Tristan na posibleng magmana ng trono ng Supremo. Kayo, di ba ito trabaho niyo? Ang magbantay sa pamilya ni Tristan. Alam niyo yung sitwasyon ni Tristan. Kaya lumapit ang Moon Chasers sa LLU para sa tulong niyo. Hindi naman mangyayari to. Kung ngayon pa lang. Alam no! Kung kailan niyo papatayin si Tristan. Noon pa natin gustong patayin si Sandrino, Prof. T. Dahil akala natin, siya yung lalaking may sumpang tinta. Dahil sa propesiya. Pero ngayon alam natin si Tristan yun. Simple lang naman eh. Ilipat sa kanya ang misyon. Meron kayong isang bagay na hindi alam. Si Sandrino lang ang may kakayahan na gawing tunay na vampira si Tristan. Si Sandrino ang masama. Siya ang dapat tapusin. Protektahan na lang natin si Tristan na sa abot na makakaya natin. Pero hindi ba? Parang sumusuntok tayo sa buwan. Hihintayin niyo pa ba na lubwas ang totoong pagkatao ni Tristan? At manggalip ang buhay nating lahat? Eh di naman ba sa inyo ang totoo? Natakot kayo kay Tristan. Pwes kami hindi. Dahil kilala namin siya. At alam namin mabuti siya. Ako rin ang takot. Tama! May kanya-kanya kayong responsibilidad. May kanya-kanya kayong misyon. Gawin nyo na lang ng tama. Wala sa kamay ninyo ang kinabukasan ni Tristan. Merong mas mataas sa atin na magdedesisyon sa bagay na yan. Handa kami sa ibibigay mong pagsubok. Kapalit ang hihilingin na niya. Walang pagsubok. Wala? Dahil sa binisita mo ko, bagong itinakda, nasa akin ang karangalan. Naparito po kami. Para... alamin ang tungkol sa lalaking may sumpang tinta. Siguro naman ayaw mo maging dahilan ng pagkawatak-watak ng grupo nito. Na isa lang pinaglalaban. Kasama niyo pa rin ako sa labang ito. Paano kapag dumating ang panahon na ikaw na ang kalaban? Kung ikaw ang papatay sa bagong itinakda. Erin, mahal ko si Malia. Alam mo, hindi ko gagawin yun. Pero kung ngayon pa lang, ayaw mo na akong bigyan ng pagkakataon. Patay mo na ako. Tristan.
Matagal na panahon kong hinintay ang pagkakataong ito ang ipakita sa iyo bagong itinakda ang hinaharap. Malia, ihanda mo sarili mo sa maaari mong makita. Pwede mangyari ito. Prof, nakita mo naman, di ba? May ibang mga tao dito na iba trato sa akin. Ikulong na lang, dito na ako patayin. Tristan, yan bang dahilan kung ba't gusto mo umalis? Dahil ang pakiramdam mo na mapapahamak ikaw at ang pamilya mo dito? Tristan, hindi ko hayaang mangyari yan. Prof, gusto kong dalhin ang pamilya ko sa pinakamalayo ang kapahamakan. Naiintindihan kita. Pero siguro masabuti hintayin mo natin sa Sintra si Malia. Sige, sige. Papayagan kita at aking pamilyang umalis. Sa isang kondisyon. Titripling ko ang security ninyo. At kailangan, dito pa rin sila umuwi. Prof, okay na sa akin yun. Para ko naman mangyari sa akin. Alam ko na may pag-asang mabuhay ng normal ang pamilya ko. Paano natin pwede malaman kung paano mangyayari ito? Pwede nating mapigilan. Sigurado ako kung ipapakita rin yung imlata niyo sa atin. May kaugnayan mo ito lahat kay Tristan. Siya ba ang magiging dahilan kung bakit mamatay silang lahat?
pinababalitaan ko. Inatasan kayo ng punong bantay para protekta si Tristan at ang pamilya niya. Hindi para pagbalakad siya ng masama. Kung sino man ang nagsabi sa inyo niyan, sana sinabi rin niya ang dahilan kung bakit nagsimula ang pagtatalo. Tama si Erin Baristo. Lobo ka. Hindi ka ba natatakot? Nag-aalaga tayo ng Kadungon Supremo. Eh paano ko siyang paipumatay sa atin lahat dito? Pwede ba? Tigilan niyo na yung pag-iisip ng kung ano-ano? Erin, Ferel, kilala niyo ako. Hindi ako nagsimula sa panig ninyo. Dati akong masamang bampira, pero nagawa ko magbago. Pagagabayan pa natin si Tristan. Naniniwala si Malia na pwede pang magbago si Tristan. Ang kailangan lang natin gawin ay sundin ang punong bantay. Dito, tara. Parang magulang na ho ang tingin ko sa inyo. Sa lahat ng paggabay at pagprotekta mo sa akin. Pero Prof, sinasabi nila sa propesiya na magiging mas masahol pa ako sa Supremo. Prof, sa tingin mo ba nangyayari sa akin mo? Maraming bagay sa mundong ito na hindi natin kontrolado. Mga bagay na hindi kakayanin ng mga mortal. At napakadaling maakit sa makapangyarihan ng lobo at ang pampira. Kung akong tatanungin, kahit anong dugo pa meron ka, anak na rin ang turing ko sa'yo. Dahil lumaki ka sa mundo ng mga tao. At alam ko kahit ano pang mangyari, ang hangarin mo lang eh, ang kabutihan ng lahi, nagmahal sa'yo. At minamahal mo. Nandito ko kahit ano pang mangyari. Bakit kailangan mo pa ng isang gaya ni Tristan? Naniwala ako noon na ang sanggol na yan ang huling magiging pag-asa ko sa buhay. Nang mamatay si Magnus, siya ang naging huling alaala ng aming ama. Pero pati si Tristan, inagaw sa akin ng mga mortal. Gusto kong mabawi namin ni Tristan lahat ng inagaw sa amin ng mundong ito. Ang nakilala mo noon.